Taliwas naman sa unang inilabas na bilang ng Commission on Higher Education, mahigit 300 pribadong kolehiyo at universidad ang pinayagan nilang magtaas ng matrikula at iba pang bayarin ngayong pasukan. Maging sa state colleges at universities, meron na rin daw umanong mga nagdagsingil. Balitang hatid ni Von Aquino. Magkokolehiyo pa lang pero kabado na si Nikita Hizon. 313 kolehiyo at universidad kasi ang pinayagan ng CHED na magtaas ng tuition at iba pang bayarin. In the near future, mas lalong mahirapan yung parents ko. May books pa, may uniform pa, di ba? Tapos pag nasa school ka na, dami mo pang babayaran. Sa bilang na yan, mahigit 200 ang magtataas lang ng ibang bayarin pero hindi ng tuition. Ang opisyal na bilang malayo sa pahayag noon ng CHED na 208 ang pinag-aaralan nilang payagang magtaas ng tuition. Sabi pa nila noon, posible ang mabawasan pero taliwas ang nangyari. 6.48% o hanggang halos 40 pesos kada unit ang average tuition increase. Hanggang mahigit 500 pesos naman ang average increase para sa iba pang bayarin. Meron na yan, nasa mga regions, kinakulate lang at ilalagay sa website namin. Pero dahil average, pwedeng mas mahal pa ito para sa ilang paaralan. Hindi pa naglalabas ang CHED ng listahan ng mga pinayagang magdagdag singil. Pag hindi po i-release ng CHED po yan, di magiging bulag po yung mga magulang doon sa mga paaralan. Baka magulat na lang ho sila na magkakaroon na pala ng pagtaas sa matrikula. Paliwanag ng CHED, tulad noong mga nagdaang taon, nagtaas ng singil ang mga pribadong paaralan para dagdagan ang sweldo ng mga guro at staff pati nasa dagdag na pasilidad. Various reasons ito eh. Una, siguro na-increase nila yung benefits or mga salaries ng kanilang mga teachers, the improvement of facilities, the acquisition of laboratories and equipment. Many of the students and their parents have never really felt yung qualitative and quantitative development, for example, ng a qualitative education or yung facilities man lang or yung improvement of faculty. Dahil sa tuition hike sa mga pribadong paaralan, napansin daw ng CHED na marami ang nag-e-enroll sa state colleges at universities. Pero ayon sa National Union of Students of the Philippines, may mga dagdag singil na rin sa mga ito tulad ng development fee, laboratory fee at miscellaneous fee. Von Aquino, GMA News.